Text appears saying, Chrissy Bista presents, welcome to Brown Bags TV. Background is a woman typing at the computer keyboard and changes to two people scribbling notes. Then the text now reads, it's better that we know. Then background changes to the photo of a woman in a table and with a fan and says, your Brown Bag sessions are now virtual. Like, share, and subscribe. Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening to everyone and to all our subscribers watching anywhere in the country or anywhere in the world. So today's episode is about HR, kasi diversity and inclusion is under HR. So one of our HR series will focus on diversity and inclusion. So before we talk about D&I, mas kilala kasi siya as D&I, I'll introduce first our guest. She is Elijah Corpus. Siguro, mas maganda if she'll be the one to introduce herself. Hi, Elijah. Good morning. Hi, Chrissy. Good morning. Oh, good morning. So, I'm very happy that you're joining us today, and we'll make sure that it's a fun episode for everybody. And like what I said, no, parehas kasi tayo ng field. So, D&I kasi is very, it's a buzzword right now, diba? Right. Especially sa HR kasi we are in this field and talagang under sa atin yan eh, di ba? So, can you tell me something about your parang work experience? Di ba you were with Microsoft? Yeah. So, I grew up here. I went to undergrad here in UP Diliman in psychology. And then after that, I went abroad to the States to take my master's in HR and labor relations in Michigan State University. Then after that was when I worked in Microsoft in their global learning and development team. So I got really lucky, I would say, because I entered that company at a time when culture transformation was the biggest thing. The CEO, yes, Satya Nadella, he was about less than a year in role when I entered, and culture was the biggest almost, thing. So you're almost, parang sabay kayo. Pumasok siya sa Microsoft. Nag-usap kami. Yeah. And I read from some literatures na she's really into diversity and inclusion, especially with, not diversity, specifically disability inclusion kasi diba yung anak niya is also like a person with disability. I've read it somewhere eh. Kaya pala, grabe na, no? Pataas ng pataas yung accessibility features ng Microsoft products. Mm-hmm. Kasi may pinagmumulan pala. No? May hugot si Sanya ba? Si CEO, Satya. Satya, yeah. Si Satya Nadella. Yes. And ngayon, meron kang consulting firm na, di ba? Ngayon. Yeah, you're back in the Philippines. Yes. I came back late 2018 and I started to do my own consulting. I think, Chrissy, you know this. I noticed na parang dito sa Pilipinas, yes, we talk about diversity and inclusion, but we could go deeper in the way that we converse about it and in the way we infuse it in our programs. So when I started my firm, it's not focused on diversity and inclusion naman, because we know na bigger context yan. Yes, but it's something that we are very passionate about and we try to infuse it in all that we do. Mm-hmm. True. So, kaya nga ngayon with our HR series of Brown Bags TV. So, don't forget to like, share, and subscribe. Naisingit ko pa talaga, di ba? So, for our audience, don't forget to like, share, and subscribe. Your Brown Bags TV has episodes on HR-related matters. So, meron tayong HR series and isa na nga ito, no, yung diversity and inclusion. Mm-hmm. Laki-laki kasi nito and napaka hirap niyang i-explain, diba, na hindi kasi siya kaya ng one sitting, right? So when we do, sa mga HR na nanonood sa atin, when we do trainings on D&I, napakahirap talaga niyang gawin or parang hindi siya na-explain ng 1 hour lang actually. But in our episode, we will try our best na
mapakita sa inyo yung isang side ng diversity and inclusion. So, hindi ko muna sasabihin yung isang side ng diversity and inclusion para surprise naman kay Elijah, kasi Elijah is our guest judge. Bakit naman may guest judge? Kasi, so before you bash me, sasabihin ko na sa inyo, this episode is inspired by Ipulagas Bawal Judgmental. It's because sometimes, hindi nga sometimes, Elijah, eh, diba? Most of the time, we pass judgments too easily, diba? Na parang, tiningnan mo lang may judgment ka na. Diba? Parang without... Oh, and natural yun eh, for us, as yes. humans. Totoo naman, natural yan. Sino ba kahit naman tayong dalawa, diba? May pagka-judgmental tayo. So, kumbaga, it's ano eh, parang kapatid ng diversity and inclusion as a whole, yung we shouldn't be passing judgments too quickly, kasi you have to give your chance yourself a chance or opportunity to know muna the person before you pass judgment. So without further ado, tawagin muna natin yung friends mo. I hired some friends to help you with your judgments. Wow, okay. Well, di naman really your friends, but they'll be your friends today. So, hi Lester, hi Renz. Mm-hmm. Ayan, I hired someone with questionable character. Sana trustworthy sila. No, just kidding. Hi Renz. Hello Lester, kamusta? Hello, hello, hello. Ayan, this is Lester. Ayan, hi Renz. Hello. Oh, ayan. So, hello. You can count Hi, on nice them. To meet you. Nice to meet you, Red. Ayan. Good day, Elijah. Oo, yun. I hope, no, I know, you can count on them. Exciting, though. Okay. Sige, let's start na. So, all you need to do is, ano, Elijah, guess lang naman. Pero it's just a guessing game. So, trust your intuition. Okay, trust your intuition lang. Baka yung intuition mo mas magaling dito sa mga friends natin, si Lester and si Renz. Kasi sila rin, ano eh, they will trust their intuition din kung sino ba talaga. Ako lang kasi yung nakakaalam ng sagot. Oh, di ba? Ganun ako ka-selfish. Kahit yung mga friends mo dyan na magbibigay sa'yo ng help, hindi nila alam. Okay, siguro let's introduce themselves. Introduce them first. Okay. Para naman meron kang glimpse of who they are, saglit, kahit sa voice lang or sa face lang, kasi wala pa naman silang pwedeng sabihin about themselves. Okay, let's start with Rhea. Rhea? Yep. Hello, hello. Good morning. Hello, ayan. Rhea, we can hear you. We can hear you. Alright. Akala ko ako may problema. Hindi, sorry. Ako pala yun. Okay, so Rhea, do you have a saying to share? Saying talaga. Okay. Saying? Isishare ko na lang siguro yung principle that I follow sa buhay ko. Parang always yan, just dive yan. In. Yan. Oh. Mm-mm. Malupit yun. Just dive Ganun in. Ganun ako eh. Just dive in. So, thank you, Rhea. Dive in. Parang mabigat yun. Kasi parang dangerous. Oo nga, parang adventurous si Rhea. Gusto ko yan. Dalawang word. May saying na sa dalawang words. Just dive in. Okay, thank you, Rhea. So, let's move. Thank you. Hi, Pao. Hi, Chris Tracy. Hello. Hello. Ayan. So, any... Meron ka bang kasabihan yes. na gusto i-share sa amin? Yes, naniniwala ako sa kasabihan na nobody's perfect unless that's your name. Ay! Nakakaloka. Okay yun ah. Oo, parang, yeah, unless that's your name. So, talagang ang perfect lang talaga is name natin. Thank you, Pao. Next, Jessica. Hello, good morning po. Hi, good morning. Kasabihan. I always believe in medyo cliche, pero I always believe in honesty is the best policy.
Ganun kaikli. At ganun kaluma. Hindi, that holds true pa naman. Very mo, true. Diba? Yeah. Walang cliche-cliche, bawal ng judgment. Eh. Okay. So, last but not the least, Renz. Guest pala si Renz. Okay. Can you hear me, guys? Yes, Renz. Yeah, speak louder. Yes. Yeah. So, siguro, ano, sa akin, don't judge the book by its cover. Yun na lang. Good luck, Elijah. Ayun. Oh, di ba? Thank you. Ayan, kinakabahan ako. Kinakabahan ka ba? Hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Okay, sige, let's start. The first question, ang sabi nga nila, ang tanong. Ang tanong. So, narinig mo sila, nakita mo sila. Based sa intuition mo, or based sa sarili mong judgment, lahat ba sila may disability or wala? Or lahat ba sila may disability or ilan lang sa kanila ang meron? Sige. Yeah. Well, okay. If I were to go with ano, quick judgment, so siguro pwede ko sabihin wala, diba? Kasi hindi ko naman, parang upper half lang yung kita natin sa Zoom especially. And siguro judging by just their upper half, parang wala. Okay, so ang sagot ay, teka lang, before we reveal the real answer, what can you say, ano, ang friends natin, Lester and Renz, can you help Elijah? Kasi ito lang, kasi tama naman siya, ang nakikita lang upper half nating lahat. Yeah, so what do you think? Ano talaga yan, very, what do you call this? Difficult. It's very difficult. To know. Mm-hmm. Pero ano bang sabi ng intuition nyo na baka match sa intuition ni Elijah? Ayan, habang hindi nag-start yung video ko, hindi ko alam kung bakit. Okay lang yan, later, lalabas din yan. Siguro ano, magbe-base ako sa mga saying nila. Feeling ko yung may disability si ano, don't judge the book by its cover. Ayan, feeling ko. Grabe ka naman. Ay. Sa akin. Oo. Grabe may, naman sa akin. May, grabe, nakarinig lang ng don't judge. Pero sige, sige, baka ano pa ba? Okay. Meron pa. Actually, okay yung criteria niya, no? Kasi looking at the saying, baka may something there. Sige. How about you, Renz? Actually, kaya ako sinabi yun kasi manggugulo lang ako dito. So, guest din ako, natutulungan kita. Kaya sinabi kayo para medyo magulo rin yung utak ni Miss Elijah, di ba? So, para mas mag-enjoy tayo kung sino pa talaga yung merong disability o wala. And then, nakikita naman ako ni Elijah ngayon. So, let's see kung sino talaga yung may disability. Mm. Grabe, nakakaloka to. Talagang ginulo nga lang ni Renz si Elijah. Pero maganda. Sige, let's reveal. Ang answer ay... Lahat, Elijah, meron. Lahat? Lahat, meron. See, ganyan talaga pag Zoom, eh, no? You never know. And sometimes even in real life, right? Oo naman. You can never tell. Oo, you can never tell. Totoo yan. Totoo yan. So, let's start with siguro, ito na si book cover. Renz, ano lang, quickly lang, inform Elijah and, you know, anong meron? quickly lang. Okay, so Elijah, hi, good morning. So, I'm Renz, and I'm visually impaired. I don't know if you noticed, but yeah. So, I'm blind. Like, crazy. Oh, yeah. I didn't notice at all. Kasi yung si Elijah, alam, giveaway na yung sa akin, alam niya talaga. Oo. Ano kasi, ano tawag dito? May ganun kasi, Elijah, may visual disability talaga na hindi halata. Mm-mm. Kasi, since iba-iba yung cases, iba-iba yung reasons kung bakit or causes. So, meron talagang hindi, ano, yung parang nasisira yung mga outer, parang outer portion, yung nakikita mo, hindi yun yung part na affected or nasisira, ganun. Usually, sa loob yung iba, kaya hindi obvious. So, I guess, it's a learning, ano, opportunity then for our audience to know na
meron palang ganun na hindi halata kasi ang alam naman ng dark classes. Yeah, yung stereotype yung alam natin, eh, yes. Diba? Kasi that's what we see in the media, or that's what we usually talk about. But it's a spectrum of things that we don't know. Some of it is hidden. Yes, exactly. So, thank you, Rins. Talon tayo kay Jessica. Thank you. Talon tayo kay Jessica. Baka po, you can give us a brief background lang. Yeah, so, bali, sorry, medyo maingilita. Yes, I have a disability. I was born with spina bifida. So, minsan, pag I'm sure talagang marami magkakamali pag nasa table ako, tapos halimbawa may party, may lalapit sa akin, gusto makipagsayaw, parang ayun talaga. Yun. So ang spina bifida po ba is it something, where is it related? Is it spinal cord related? Neural bone. Neural something. Yeah. So yun pala, Elijah. Hindi rin kasi ako sure kung saan related. Neuro pala yun. Neuro related yung spina bifida. And si Jessica po is using a wheel. Tama po ba? Using a wheelchair? I have an AFO. Ano po yun? What is that? Leg brace. An arthrendo. Something. It's a leg brace. It's a leg brace. So I can walk with the leg brace. I use a rollator. So, pero hindi walker, po kayo gumagamit ng wheelchair? Yes, pag malayo yung distance na kailangan lakarin, mas mabilis eh. Mabilis mag- sa bagay. Pag wheelchair. Ayun. So, meron pa. Thank you, Jessica. Ayan, Elijah. So, we have another one. Mm-hmm. Ako, may dalawa pa tayo. Sige, Pao. Ikaw muna, Pao. Hi ulit. So, I'm a person with psychosocial disability. So, I was diagnosed way back 2014. Yeah, very hidden talaga, no? Like, yeah. one of the things we still haven't talked about a lot as a society, but at least now with the pandemic, parang it's becoming a hot topic, no? Especially in organizations. Yes, oo. Tsaka ano, very relevant yan ngayon sa pandemic kasi, di ba, yung mental health ng mga tao. And I believe, Pao, di ba, you have a, parang, this is your personal advocacy ba? Yung, yes, yes. Can you briefly tell us something about that? Way back when I was diagnosed, it was really my personal advocacy na. So I've been talking about mental health, my experiences, my struggles living with mental health condition, and until right now, especially I've been working, I put my advocacy in the workplace. Ayan. So Elijah, this is also part of our campaigns nga sa diversity and inclusion, diba? To include mental health programs under HR kasi ano eh, hindi lang dahil may mental health law, but diba, kailangan. Yeah, yeah. Super interesting. Mm-hmm. Yeah, and diba, Chrissy, parang in at least with some of my clients that I notice, parang mental health, they take it separately from diversity and inclusion. Yun nangyayari kasi mental health becomes part of like a well-being or a wellness program versus hindi natin nakikita na pwede rin siya as conversation on inclusion. Yes, it is indeed a conversation for inclusion talaga kasi those with psychosocial disabilities, syempre, iba rin yung type of support na kailangan nila sa working environment. And it doesn't mean na they cannot work just like anyone else, diba? Hindi naman ganun. So, okay. Next, last but not the least, definitely, Rhea. And si Rhea. Hi, Rhea. Yes, ay, hello. Sorry na. Oh, yeah. Hindi pa pala. Sorry, nawala ako. Akala ko natawag na kita kanina. Sorry po. Okay, go. No. Yes, I am totally blind. So, not born blind. Kaya, madalas sinasabi nila hindi siya halata. Especially, I'm wearing glasses. But, wala lang, gusto ko lang. But, ayan. Pwede naman talaga, yan, fashion. Yeah, yeah. And eye protection na din. Pero, yun, hindi ako nakakakita.
Ako naman, yung story ko, since hindi nga ako born blind, I have this habit of, kunwari may kausap ako, tinitignan ko pa rin yung tao, parang mata ko nag-move pa rin. Parang I always get comments na parang, eh, bakit mo ako tinitignan kanina? Ganon. So, yeah. But, yeah, I'm totally fine. Ayun. So, meron pala tayong isa pa. May visual disability. Yeah. Yeah, sabi nga natin kanina, di ba? Thanks, Rhea, na hindi nga talaga, you know, it comes in different spectrum. So, hindi talaga siya, anong tawag doon? Parang hindi talaga siya mahalata because the cause is different from other blind people. So, ayun. Tsaka, yun nga, dating nakakakita. Interesting din kaya yun, no? Na parang, it's different when you can't see now compared before na, di ba, you were born with sight, everything is okay, di ba? Ayun. Okay, next question. Ang tanong. All right. Yeah, that was a fun first question. Yeah, sige. Paano na siguro to? Pahirap ng pahirap. Ah, may hirap pa pala doon. Yes, of course. Naman. Okay, next question. Sino sa lahat ng tao dito sa Zoom call natin ang HR practitioners? Ayan. Ooh, so so the more than one. You said practitioners? Okay. Yes. Sige, let's see ha. Ano sabi ng intuition mo? Okay, siguro my first pick is si Pauline si Pauline kasi kanina parang she mentioned something about how ngayon na nagwo-work na ako. So I'll go with that. Tapos when I was talking about like wellness programs and mental health being part of that, parang she was nodding. So I'll go with her as my first pick. Yan, Renz, Lester, okay. Baka you can help me out. Oo Who's nga. The other one? Meron pa kayang other one. Ayan, hindi talaga nag-start yung video ko. Sayang naman yung paring light. Sige lang. oo nga, may paring light. Sige, ano lang, try ka lang ng try. Baka lumabas din yan. Sige. Feeling ko mali. Ay, hindi. Oh, okay. So, who's your pick? Mag-base ulit ako sa voice. Feeling ko si Miss Jessica. Feeling ko siya yung ano yun. Siya yung tipo ng taong lagi nagsasabi na, okay, I'll call you back. Ala yung famous line natin. Elijah sa HR, yung I'll call you back. Ayun. Pwede both sila. Kasi sabi ni Chris, practitioners. Oh, sige. Pwede daw both. Okay, so ang vote ni Lester, si Jessica daw. Ayun. Okay, Pao, Jessica. Sige, isa na lang. Renz, baka meron kang may ano bang sabi na intuition mo? How can you help Elijah pick the right? The other one. Ito si Miss Rhea. Kasi so lahat sila? Ay, mag-guess din ha. Diba? Guess din ako crazy, right? So, pero parang hindi ka nga guess eh. Okay lang. And I'm just kidding. Okay, sige. So, si Rhea, kasi diba sabi niya kanina, nandi siya na pagkakamalan kasi tumitingin siya pag kinakausap siya. And we all know sa HR, madami ka talaga makakausap na tao dun. True. Oh, yun. O nga, no? Pagka job interviews and yeah. Yup. So, ano yun ba? Lang naman ang mayan. Revelation time na ba? Sige. So, pero siguro I'll still go with si Pao at saka si Jess. Sige. Okay. Sino ba ang tamang sagot? Okay. Let's reveal. Ang first natin is tama ka. It's Pao, yay! Oh, diba? Kasi ano eh, siguro nakasulat sa mukha ni Pao yung HR. Baka nakasulat sa pisngi mo, Pao. Di ko alam sinulat mo, ah. Pero madali, yeah, medyo madali nga yung question. So, sino pa yung isa? Wrong answer, hindi si Jessica. So, minus 1 point. Minus 1 point. Kahit wala tayong prize. Hindi. yung isa si, si Renz. Kaya pala nang gulo siya. Kasi siya yun. Parang hindi masyadong obvious. And yung isa pa, ako.
Yeah, of course. Pero ano, panggulo lang naman din ako. So yeah, I just want the audience to know, HR practitioner din ako. But you'll know more about me in some other episodes. Kasi this is not my episode. It's their time. So sa kanila to. Renz, siguro before we go to Pao, Renz, since ikaw yung magulo dito, can you explain to us, ano ba ang work ng isang recruitment specialist? Kasi ang specialty niya or expertise niya, Elijah, is on talent acquisition. Got it. Yeah. So, si Renz yun. Si book cover. Sorry, Elijah. So, ano ba yun? Can you walk us through? Yep. So, I'm a recruitment specialist. One of the biggest BPO company here in the Philippines. So, I've been with... Should I disclose ba or pwede? Pwede naman siguro, wala naman tayong sinasabing bad stuff about them. In fact, we're happy, no? So, be proud, yeah. Saan ka daw? Cytel Philippines. I'm a recruitment specialist with Cytel for almost 3 years. 3 years na. I'm handling non-agent roles from rank and file supervisory and above, like managerial. So, yun, medyo mahirap dahil visually impaired, but kaya naman. Kaya kahit may disability. Kaya, don't judge the book by its cover. Kaya pala yun ang hugot niya, Elijah. Oo oh, nga. Okay, it's cover. Yeah, actually, Renz, if I may ask, Chrissy, if it's okay, I'm curious to know, you said medyo mahirap siya minsan. I wonder, like, ano yung challenges that make you say that na mahirap siya minsan? Like, sige. So, let's go first sa travel. Pag magta-travel ako, kasi before pandemic, I'm going to site every day and I don't have guide kasi. So, on my own lang. Mm-hmm. And then, I'm riding jeep, and then MRT, and then bus, tapos yun. Usually sa MRT, hindi rin talaga ako napagkakamalan, and then I know na alam nyo lahat na sa first bagon or yung first na ano ng train is for priorities, right? Mm-hmm. For senior citizen, buntis, may dalang baby or bata. So yun, usually pinapaalis nila ako doon. Hindi sila naniniwala. So hindi nila kasi halata din sa mata ko. And then I'm low vision din, so may nakikita pa ako. But peripherally lang, so wala akong center vision. So kung makikita nila ako, minsan dire-diretso lang ako naglalakad, ganon. So yun, minsan kahit yung guard, bigla akong pipituhan or mag-whistle sa akin na, sir, for priority po yan, dun po tayo sa mga... And then, I will show na lang yung PWD ID ko. Right. And also, sa workplace naman, so yun, kasi we all know naman na mas mabilis mag-work yung mga sighted. But, medyo competitive yung mga visually impaired eh, yung may mga disability. So, nakakasabay naman tayo sa kanila. Kahit medyo mas mabagal tayo, pero nagagawa yung work in timely manner, in magandang performance, and yeah, that's it. Yun lang naman. Yeah, thank you. Thank you for sharing. Ayun. Yun nga. Yun ang kwento ni Ren. So, he is a talent acquisition specialist. Sa iba kasing companies, they call it talent acquisition. But for others, they call it recruitment specialist. So, ayan. Na-reveal na yung isang HR practitioner natin na may disability. So, let's move to Pao. Pao! Pauline, diba? Yes. Ayun. Si Pao. Can you share us quickly yung HR role? So, I'm more of a generalist HR and I've been an HR practitioner for more than or going 3 years na. So, generalist HR, so I'm more of dealing with people, employees. I also do recruitment and, you know, it's kind of hard then when, especially if you have psychosocial disability, because you're dealing with people. So they're paano sila mag yung emotions nila, how they also talk to you. You need to deal with those kind of different attitudes of people or employees in the company. And syempre hindi maiiwasan, there are employees na
hindi susunod with the rules, so you kind of stress yourself. So I when I work, I always have my therapy then, kasi I really need it, especially when I need to de-stress then. So I always have my therapy monthly session to also help me with my thoughts and stressor in the workplace. So do you have follow up questions, Elijah? Yeah, well, I was just gonna comment na it's true, no? Especially in HR, it's like you get the people problems. Like, people come to you for their own personal problems that they're feeling at work. And I can just imagine, like, for you, Pao, diba? Parang you have to deal with possibly their emotions and their thoughts. Tapos you on your own, you're dealing with your personal emotions and mental health. So yeah, that must be very hard to navigate. But I think it's great that you found your coping skill, that like your therapy. Yeah, ganun talaga. And nakakatuwa nga eh, kasi she's so strong na she can manage other people's problems. Mm-hmm. Kasi diba, Pao, minsan ang isang stressful din sa atin sa HR yung pag bumagsak yung applicant. Tapos malupot sila, pero hindi mo naman sila pwedeng ipasa dahil naawa. Yes, true. That's so true. And I also have experience wherein an employee has parang a habit of yung pagbagsak ng mouse when doing the computer, and I have this kind of trauma na yung pagbagsak ng mga gamit. So it triggers. Yes. So minsan nanginginig ako. So what I did is to talk, and unfortunately she's my supervisor, so I need to talk to her that it triggers the trauma. So may mga episodes when she pag binabagsak niya yung mouse, pero hindi siya galit, it's kind of a habit lang din. So different, dealing with different habits din ng iba't ibang employees. Yeah, true. Kaya nga important talaga yung mga stress management programs na ginagawa ng HR, tsaka yung mga mental health related programs, Elijah, kasi yeah, sobrang iba-iba talaga yung tao. Kahit mm-hmm. walang disability, di ba? For other groups na marginalized, like LGBT, di ba? May iba rin silang mga concerns in the workplace that we need to understand. Yeah. And I think what si Pao pointed out, diba, yung ability to be able to talk to a supervisor about a possibly difficult topic. Like, we sometimes don't know na, diba, dealing with difficult conversations, feedback, and coaching, these are all also great parts of diversity and inclusion programs. Pero nakahiwalay sila, usually. Kaya I think the call here is we have to be able to look at the bigger picture and how they all relate with each other if we really say na D&I is important. Yeah. Kasi when you say D&I, you don't just say we are a company that observes or practice equal opportunity. Mm-hmm. Parang pag sinabi mo yun sa website mo, dapat totoo. Mm-hmm. Dapat may action talaga yung company. Like, yun nga, no? Dapat subordinates or associates can talk directly to their supervisors. But, you know, sa diversity and inclusion, Elijah, meron kasi tayong ibang barriers, like cultural mm-hmm. barriers, mm-hmm. diba? Iba yung culture sa US where you stayed for a long time. And iba rin ang culture sa Philippines. Yeah. Yung working culture sa Philippines na sometimes you cannot talk to your supervisor. Kasi may cultural dimension kasi yan eh, di ba? Mm-hmm. So we're kind of like trying our best. Tayo ngayon, no? Maybe our generation of D&I specialists or advocates mm-hmm. to somehow break down that cultural barrier, di ba? Yeah. Sana magawa natin. Sana magawa natin, no? Kasi when I was living in Australia, ganun din. The culture is different. They can simply talk to their boss. Mm-hmm.
na I don't like what you're doing, it stresses me out, blah blah blah, ganun, kabilis, kadali, and then okay lang kay boss, mag-a-adjust, okay, sorry, tapos na ang issue. Mm-hmm. Dito, sometimes yung petty issues in the working environment in the Philippines ay ang hirap. Minsan petty, pero lumalaki talaga siya. But of course, yeah. Sabi nga natin kanina, there's cultural dimension on the issue. So mm-hmm. sana yung mga tinatawag nilang grievance machinery, yung tinatawag na, how do you say grievance machinery? Parang, yung isang programa sa office where pwede kayong mag-usap, no? Coaching, pwede mm-hmm. sa coaching session dumaan, di ba? Mm-hmm. Yung mga tinatawag na weekly check-ins, ayun. Na pwede ka doon mag-share ng feelings mo about something, about your coworker, etc. So sana, mm-hmm. sana ma-push natin yan, no? For a better working environment and better working culture in the Philippines. Okay. Yeah. Next question. Ito, medyo mahirap na to. Okay. This person ay state lawyer or government lawyer or state solicitor for 19 years. Oh. Oh. Yeah. Sige. Intuition. Sige. Let me go with Jess. Kasi yung quote niya kanina, di ba, about honesty. So, maybe. Let's go with that. Teka, let's hear some friends. Lester, do you agree? And Renz, do you agree with Elijah? Yun ang sabi ng intuition niya. Yung feeling naman, niya, ano, Jessica daw. Feeling ko naman si Shreya. Yun yung kutob ko. Why, ano? Bakit? Bakit si Shreya? Aha, government lawyer. Feeling ko she sounds smart. Pero hindi ko sinasabi na hindi smart si Miss Jessica, ha? Feeling ko lang. Yun ang intuition mo. Okay. Yeah. Sige, Renz, ikaw. Dapat alam mo yan, makakilatis ka kasi recruitment specialist. Sabi nila, pag tayong mga nasa talent acquisition, malakas daw tayo pumilatis. Judgmental daw kasi tayo. Si Miss Jessica din, since hindi naman ako kasama dito kasi nasa HR na ako, hindi na ako manggugulo. So, feeling ko si Miss Jessica. Okay. Oh, reveal na ba natin? Reveal let's see. Na. It's Miss Jessica. Attorney Jessica Sikihor Magbanwa. Ayun. Ma'am, ang tagal nyo na palang solicitor. Tsaka ano, yeah. Actually, kaya ako nagpambahay para hindi ako pagkamali na nakapambahay. Minimislead ko si okay, Elijah. Okay lang po yun. So, can you briefly walk us through about your lawyer life, attorney life? Yes. I've been a lawyer for, 2002 yan. Almost 2 decades now working at the Office of the Solicitor General as a state solicitor. And yun, syempre, since ako lang yung nag-work doon na naka-wheelchair, so medyo kilala ako sa office. So, and medyo mahirap syempre yung journey. Kasi syempre yung law school na inattendan ko, may stairs, pero very accommodating naman yung register. Pag pinakausapan kong pwede, ibaba na lang yung class ko sa ground floor. Pumapayag naman. So may mga ganong factor din na maraming tao rin na nag-assist or nag-help out sa'yo. So, I'm always grateful to those people who understand the needs of persons with disabilities. Do you have, Attorney Jess? Ayan, Attorney Jess na ulit yung tawag ko sa kanya. Hindi ko kasi ma-reveal kanina. Pero do you have, Attorney Jess, parang inspiration or reasons or parang what pushed you to take law? Nung maliit pa ako na notice ko na kagad yung discrimination against persons who are different. So, siguro, unti-unti na-realize ko na if I get to exert more effort, people would change the way they look at that. So, yung respect
kailangan ng bawat tao, meron din tayo without, you know, regardless of our disability. Oo. Yeah. And, you know, government yeah, pa, sorry Elijah, and sa government pa, so nakakatuwa na we have a state solicitor who has a disability na nakakatuwa talaga na talagang ano, no? You cannot really judge people too quickly. Mm-hmm. Yeah, sorry to cut you off. Well, no, no. Yeah. I was just gonna say, like, I think with attorney Jessica's story, diba, it looks like we still have a lot to do in terms of creating spaces like schools or offices where people with disabilities like can use it freely. Because you're right, like accommodations, you can always ask for it. Pero di ba better kung parang gawin na lang natin na okay yung places na to for everyone para hindi na kailangan na may special pa yung kailangan gawin for it. So yeah, I hope we can get to that, no, in the future na talagang we build environments for everyone. Exactly. No need to ask. Kasi alam na nila na people would use it or need it. True. Kaya, tama si Elijah, no? Sana, hindi lang laging pagbigyan kapag nagre-request ng accommodation. Mm-hmm. Siyempre, parang temporary, ano yan eh, remedy, yung tinatawag na reasonable accommodation. Temporary remedy siya, and it's a way to somehow resolve a certain situation. Pero siyempre, mas long-lasting and mas sustainable yung gawin mo na yung tama pag gumawa ka ng building, may ramp talaga siya, ganun, diba? Yung mga trains mo, dapat meron din silang, hindi lang ramp, pero yung ibang other, yung ibang accessibility features, like nagsasalita yung mga announcement or emergency sa mga trains, etc. Yung mga ganun. So, diba? I guess, yun dapat talaga. And I agree with Elijah na mas long-lasting pag ginawa na natin siyang totoo rather than puro pagbibigyan lang yung nagre-request na accommodation. At saka, di ba, yung word na pagbibigyan, parang kung ikaw yung may kailangan nun, if you're the person with disability, parang pa-special ka pa. Like, yun yung perception nun eh, na baka pabigat ka lang na humingi ka. But like, it's your right to ask for these things, right? So, better talaga kung hindi siya pagbibigyan lang. Like, ganun talaga yung sistema or yung environment. Exactly! Tama! Yan talaga yung concept or the idea that we're trying to curtail. Kumbaga, pinipilit talaga namin putulin yung sabihin lang na pagbigyan ka kasi kailangan. But it's, you know, it's our right also to access information, public transportation, and work, especially employment talaga. Okay, next question. Ayan na ang tanong natin. Mahirap ulit to. sino sa kanila ang software engineer? Software engineer, ah. Specializing, hindi lang basic yung alam niya, pero specializing also on digital accessibility. Okay, so si Rhea na lang yung natira, di ba? Yeah, sana tama. Rhea. Malay mo si Lester, na joke lang. But yeah. Sige. Let's see. Sige. Renz, tama ba yung intuition ni Elijah? Kasi dahil si Rhea na lang yung hindi nakakausap. Is it right? O mamaya ikaw na naman yung software engineer, hindi namin alam. Dalawa pala yung careers niya. Multitasker. Napaka-flexible ko naman nun. Napaka-flexible. Yep, tama naman. Ayun. Sige. Lester, do you agree? Oh, you know what, Chrissy? I think Lester dropped out. Sige. Mm-hmm. Babalik din yun. Lester, if you're, watching, balik ka. Sige. Yeah, tama si Rhea. So, i-reveal na natin. It's Rhea. Rhea! Yes. Ayun. Yeah. Software engineer with expertise on digital accessibility. So, parang mabigat yun, no? May basic na, may advanced pa. Can you walk us through kung ano itong tinatawag na digital accessibility? And I guess Elijah can relate kasi she worked with Microsoft before.
Yeah, so digital accessibility. Nung nagkaroon ng pandemic, sobrang naging uso yung subject na yan. Because everyone went virtual, so parang when you say digital accessibility, so everything digital, website, documents, mobile applications, parang all of them should be accessible, available, or usable for everybody. And when I say everybody, of course, that includes persons with disabilities, the elderly, yung mga hindi masyadong techie, those who has temporary or situational disability. So parang lahat ng users in general. So, yeah. Oo. Sobrang hirap talaga pag hindi accessible yung mga digital products, yes. Elijah. Sobrang, yung alam mo yun, yung mga mobile apps, for example, ngayari, banking, for example. Right. Yes. Eh, di ba, exactly. Nakakatakot lumabas kasi pandemic, COVID, ayaw mong mahalo sa crowd, and at the same time, pick up any kind of virus, hindi lang naman COVID. So, syempre, the best way is mag-mobile app ka na lang. Kaya lang, that's our problem, Elijah. Pag hindi accessible yung app, the screen reader, or yung voice over technology would not be able to read some buttons. So, ayun. Wala na. Oh, ano? Minsan, di mo iniisip. Like for me, hindi mo iniisip minsan na yung apps na ginagamit mo. It's so easy for you, but yeah. For other people, it may be difficult, no? Or it just not usable for them. Yes. Yeah. Actually, sorry if I may add. Yeah, sure. Ngayong pandemic, especially in the, yun nga, sa education, lalong-lalo na. So, since virtual ng mga classes, so kinailangan natin ng mga LMS or yung mga learning management systems. Itong mga modules ng mga bata, mga estudyante, mga modules, lahat na digital. So, last year, sobrang naging struggle yan sa Department of Education since walang readily available ng mga materials that are accessible for learners with disability, lalong-lalo na yung mga blind. So, doon pumasok yung importance ng digital accessibility. Yeah. Rhea, if I may ask, because I'm inclined to think that not a lot of people are like you who have that expertise here in the Philippines. Is that correct? I think so. Yeah. Ako yung magsasabi. Super correct. Yeah. Kasi pre-pandemic talagang, of course, I'm an IT person, so naka-mix ako sa mga IT people here in the Philippines, and medyo andun yung resistance. Kaya parang outcast ako lagi, ha? Ako lang itong push ng push about inclusive design, accessibility, ganyan. Oh, wow. And I'm so glad na I know someone like you. Kasi like what Chrissy said, di ba? I used to work in a tech company. So kahit HR ako, na talagang we work with the accessibility people. Because every single document we put out, may requirements talaga yun na dapat readable siya in a reader or like there's if we have a learning course, for example, hindi siya ma-approve ng legal without subtitles and closed captioning. So parang I came from this environment where they were very strict about making things accessible. And so I hope na as more professionals appear who have the same expertise as you, sana maging ganun din tayo. And then dati kasi, they don't allow mga people outside the US to take certifications. Like, I don't know if you're familiar with IAAP. Yun talaga yung association ng mga accessibility. What is IAAP for everyone? International Association of Accessibility Professionals. So, if you want to work in the field of digital accessibility, dapat certified ka. Pre-pandemic, they don't allow it for people outside the US. So, ngayon lang. So, kaya ako, even if I'm working in this field since 2017, ngayon lang talaga ako nabigyan ng opportunity to take this certification. So, and I think meron na rin mga sumusunod because on the way ka na sa certification mo, di ba? On the way. Sana. Sure na yun. Sure na yun. On the way na siya dun.
Elijah. Mm-hmm. On the way na siya sa kanyang certification. And we also have a friend na ganun yeah. din, si June mm-hmm. Limbo, sure. who's also watching this episode na on the way na rin siya sa kanyang ano certification. Sabay sila ni Rhea. Yay! So, more people! More yeah. people! Dumadami na rin. Kasi, grabe, bagsak talaga ang ICT accessibility in the Philippines. It's sad to know, but it's the reality. But yeah, siguro, Chrissy, before we move into your next question, I just want to point out na hindi kailangan meron kang ganong certification para yeah, maging exactly. To make your products accessible, diba? Like mm-hmm. even simple things like, syempre Microsoft lang yung alam ko, but if you go on mm-hmm. mga Microsoft Word or any of their mga Excel yes, or yes. PowerPoint, there are features that can check for accessibility. And yeah. diba? Like using those automatic things, syempre hindi perfect, pero mm-hmm. a simple step like that could get you closer at least to for making it. Something accessible. So yeah, kahit mm-hmm. kahit yung mga tao na hindi certified, saka hindi yes. IT, para ako, mm-hmm. kaya. Actually, ano naman, hindi naman talaga din required yung certification. Mm-hmm. Siyempre, ano yun, parang sabihin na natin, nasa ibang level yung mga certified, mas advanced sila. But mm-hmm. it doesn't mean na kapag hindi ka ganun ka-advanced, hindi mo pwedeng gawin yung share mo. Mm-hmm. Yes, success. Of course. Pwede naman yun. Yeah, I think yung certification, papasok lang yan. Based on my experience, lalo na dito sa Pilipinas, sometimes kasi if I offer my services, na kunwari, i-offer ko to audit their websites or to work hand-in-hand with their developers, parang, ano ba ang certification mo mm-hmm. on that? Parang ganun kasi. So parang, hindi na siya nagpo-progress just because parang siguro they feel like you're not yet credible enough to do the job. Parang ganon. Okay. Ayun. So, that's our software engineer, Rhea. Next question. Ayan na. Ang tanong. Tanong ay sino sa kanila ang currently enrolled sa UP Diliman taking up social work? Masters, actually. Masters in social work. Okay, I have two choices. Baka, ano, si Lester is back, so Lester can help me. I'm inclined to say either Pauline or Renz. So, bakit? Kasi parang minention nila kanina na they're 3 years into their careers. So, I'm thinking, oh, usually yan yung time na nag-iisip-isip yung mga tao about leveling up and going higher education to get more credentials or to learn more. So, yun. Lester, who is it? Renz or Pauline? Sino Lester? Si Renz ba? Or si Pao? Or si Pauline? Ako si ano, kay go for Renz. Yeah, oo. Kampiyan talaga mga lalaki. Medyo. De, wala namang gender dito. Oo, wala naman. Kung kanino ka close, eh, close friends sila. So, parang, wait, close friends sila as in totoo? Di ba? Wait, so that means you could just be misleading me. And it's actually Pao. Okay, let's oh reveal. Sige, si ano muna, si Renz. Mamaya, sige, reveal mo na yung sarili mo. On my end, baka si Chrissy. Okay, joke lang. Siguro si, ano, for me naman si Miss Jessica. Since na social ay, nga, di ba, as in social. Pero UP, medyo malayo siya. Maybe Pao din on, sa akin. Dalawang choice niya, Elijah. Either Attorney Jess or si Pao. Pero sino talaga yung pinaka-pick mo, Elijah? I'll stick with Pao, siguro. Sige. Let's reveal. The answer is... Pao! Yay! Matalino kasi to si Elijah. Hindi pwedeng pagtaguan talaga. Hindi, kasi na-feel ko yung UP vibe because UP Diliman din ako in undergrad. So, siyempre! Baka may school vibe tayo. Oo nga. So, Pao, can you walk us through what pushed you to go for, social work? Galing naman niya. Yes, kasi
Actually, in my first employer, I'm more hired in a private sector, and it's actually my first time to be hired in an NGO. So it really inspires me because I really want to be part of an NGO after graduation, and it really inspires me to work really with the community we are dealing with. So that's why I took up social work, because yun talaga yung pinakagusto ko. So social work, it's more of dealing with the marginalized sector, and I really pick UP Diliman because they are the ones na nag-o-offer nun, and I actually graduated from UP though in Los Baños as human ecology then doing social development. Yeah. Ayun, kaya naman pala. Yeah. Ang nice, no? UP, double UPC. Wow! UP undergrad, UP for masters. And alam mo, natutuwa ako, Elijah, when I hear people taking masters, kasi parang bihira na lang halos yata yung nagkakagusto mag-masters ngayon. Although, of course, ano naman yan, no? Kanya-kanyang choice, kanya-kanyang preference. Natutuwa lang ako when I hear na someone is taking master studies somewhere. Yeah. I agree. And siguro for me, I like that a lot of... So, like Pao, diba? Parang yung pinik niya na field for masters is social work. Like, I also know other friends who are like young na yung pinipik nilang fields to go into are more around social impact or related to like making their fields more human-centered. So it's great, diba, na we have that awareness to learn more, get more theory, get more foundations on all of these social impact-related things. Yes. Okay. Next question. Ito mahirap. Hindi na talaga ito nakikita talaga sa parang anong ayos ng hair nila, kung may lipstick sila or wala silang lipstick. Wala talaga. The next question is, who is the person na kidney recipient, kidney transplant recipient, yun, sorry. Ooh, I'd like to correct myself. At the same time, former radio broadcaster, dati yun, and also a sign language interpreter. Isang tao lang to, Elijah, ha? And, hindi. Pag na-reveal, tsaka ako nasasabihin yung isa. Masyadong mahahalata kung sino. Yun muna ang tatlo. Former radio broadcaster, kidney transplant recipient, and sign language interpreter. Okay. I will go with Rhea. Bakit? Because her voice sounds nice. Ang babaw ng reason. And also, sign languages. So, diba, they say sign language is really a kind of language, and coding and all of that programming things, that's also a kind of language. So, layo yeah, nang relate. Kasi kailangan... So, let's go with that. Okay. Well, sign language naman is, ano, you know, para siyang dinedecode na, I don't know how, if tama. Kasi, ini-interpret mo or iniintindi mo yung sign na yon at kung ano yung ibig sabihin ng sign na yon, then you can verbalize what it means. So, may process. may process siya. But, yeah, isang tao lang yan. Former radio broadcaster. Sino ba to, Renz? Lester? Renz or Lester? Because the, na-confuse ako kanina, inisip ko rin baka si Attorney Jess. So pero, parang ang dami nun eh. Diba, ang hirap na maging lawyer. So, ang dami basta naman isang ganap. Isang person lang yung kidney transplant recipient, sign language interpreter, and former radio broadcaster. This is so hard. Medyo ano siya, mahigit ako. Pero, three different things in a person. Yeah. Renz? Ay, wala ata si Renz. Oh, Renz. Hello? Who's your ayun, guess? Ayan. Jess or Rhea? Jess or Rhea or both. Hindi pwede. Ako to. Baka ikaw na naman. O siya daw. No. So, I think si Miss Jessica, since Miss Rhea mentioned that she was totally blind, she's totally blind, and being blind, sobrang hirap makita ng sign language. Right? But not before, right? Pwede, yeah.
pwede siyang hawakan ng mga visually impaired lalo na kapag kabisado mo yung kamay kung paano ba yung mga tamang position ng kamay for sign language. So, pwede rin yun. But for me, si Miss Jessica, since sobrang dami na nito niyang naging experience and medyo madami na talaga. So, I think yun lang naman yung sa akin. Sana nakatulong. sige. I'll change my answer. I'll listen to them. Let's go with Attorney Jess. Okay. So, reveal. It's Attorney Jessica. Attorney Jess. Sama si Lorenz. Ang dami mong activities and ang dami mong skills. So, can you walk us through ng mabilisan lang po about the kidney thing, about the broadcaster, and the, syempre, the sign language, no? So, yeah, okay. Interesting. Fourth year college of law, but since working student ako, nagkaroon ako ng parang end-stage renal disease na. Sobrang, siguro yung stress, or kasama na rin yung fact na I was born with spina bifida, so, syempre, medyo mahina yung kidneys din. So, yun, nag-dialysis ako. I was supposed to graduate na sana. Anyway, so, yun, napakahirap kasi dinialysis muna ako and then habang hinahanap yung donor. And buti na lang yung sister ko, siya yung nagbigay sa akin ng kidney. So, ayun, nagkaroon ng kidney transplant operation noong December 16, 1999. Sa NKTI, National Kidney and Transplant Institute. And then, yun. Wow, talagang forever sisters. Then, since nahirapan ako during dialysis kasi parang na may allergy ako sa dialyzer or something so nagsiseizure ako. 4 hours kasi yung dialysis. So, nagsiseizure ako. Then, parang I experience na parang near death na. And then I prayed. I did pray. Sabi ko, if you give me another chance, if you'll give me another chance, I'll serve you the rest of my life. Ay, di naman ako nagmadre. Pero, yun. So, one way of serving serving him is to, of course, spread his word. So, I enrolled sa Archdiocese of Manila Ministry on Persons with Disabilities. That's where I learned the basic and intermediate. Then, I went to Philippine Registry of Interpreters for the Deaf. Doon ako nag-graduate. And through the years na practice ko, dahil ina-assign kami sa different parishes. So, more on sign language interpreter ako sa parishes. Religious signing ako, naka-focus. And I was a former radio broadcaster. Yes. Baka pwede mag-sample, no, Miss Chris? Interesting. Diba? Sample daw. Kasi hindi po namin alam saan po ba kayo dati? I was at the DWBL. It's an AM band. So, ang topic namin, ang title is Ayon sa Batas. We talk about concerns of persons with disabilities. Yung mga legal, I make it sure na yung mga persons with disabilities would know their rights. So, may mga phone-in question, kung tinatanong nila na pareho ba ng karapatan natin ang karapatan ng iba. Syempre, medyo modulated voice ko doon, hindi ganda yung boses ko. Medyo may modulation na ginagawa ako. So, sinasabi ko, pareho po ang karapatan ng bawat isa regardless po ng inyong kapansan. Mga ganon. So, ano po ang advice nyo, Attorney Jess, sa audience who's watching this episode na meron ba kayong gustong ipaalam sa kanila yung mga legal stuff about disability? Rights ng walang disability at rights natin. Meron ba silang dapat tandaan doon? Wala pong kaibahan. Meron pong rights ang ibang tao. Pareho din po. Actually, may mga privileges din po tayo na wala sa iba. And also, of course, we also respect the rights of others. It's a give and take na you have to recognize the rights of other people. And also, for those who are wishing or who want to become a lawyer, I always tell them na it's not too late. Hindi porket
sabihin mo, ay, matanda na ako. Walang ganun. Wala namang, parang wala namang limit as to the age ng qualification na mag-take up ng law. And never use your disability kapag meron kang gustong gawin sa buhay. And use your time wisely. Sa sobrang dami ng ginawa ko, parang naisip ko rin, pa't kong nagawa yun. Pero yun nga, you use your time wisely. Recognize if you're parang, is this ano helpful to others, or is what I'm doing giving glory to God, or it's just for parang self ano lang na gusto mo ng praise. So yun lang, make sure that you live your life to the fullest. Yeah, so ako agree ako, kahit di ako lawyer, agree ako doon na yung rights ng persons without disabilities are also the rights of persons with disabilities. Elijah? Yeah, I just, I was gonna say, it's so nice, that message of learning, right? Like, everyone, you can learn, and we can all seek out that learning no matter what situation you are in. It's really just like having that mindset and a curiosity almost to learn more about others and the world. And I also like what you said, yung dapat tatanungin mo sa sarili mo, ano yung parang purpose eh, nung ginagawa mo. Because if it's based on purpose, you can really get a lot of things done that you want to do. So that's true, that's true. Mm-hmm. Tsaka, yun nga, no, nakakatuwa sa rights, equal eh. So lahat tayo may rights, and yep, rights din namin yung rights mo. So sana yung world ganun din siya, na yung mga situations sa mundo sana talagang nag-i-equalize na talaga for everybody. At least nga sa bata somehow. Well, hindi lang actually equal eh, may equity din na element eh, no? Na parang, correct me if I'm wrong, may social justice. So kang makikita din sa rights. And sana, yun nga, napapatupad sana talaga siya ng maayos at ng tama. Kasi usually in the Philippines, this is our problem, Elijah, na usually we have good laws, pero it's not implemented well. Yeah. So sana, whoever can help us push the implementation to become right and strong, sana magawa siya. Sana talaga, sana. Kasi, oh, ang dami namang policies na maganda, pero hindi lang, yeah, talaga siya, hindi lang talaga siya nagagawa eh. Yun. Yeah, di ba parang ano, yung culture na rin yung kulang eh. Like, di ba, in culture transformation, what do we say in companies when you go into org development? You need a policy, but also, like, for people to really support that policy, there's a change in mindset and behavior that needs to come along. So siguro what I'm hearing you say, Chrissy, is buti nga meron na tayo ng policy at least, di ba? Hindi naman perfect, pero meron. May protection somehow. So dapat isabay din natin yung culture change and change in behaviors and mindsets. Kaya important yung kahit ganito lang, parang fun, pero hindi, pinapag-usapan natin very, very important and meaty issues. Yes, exactly. And to add, no, sa research din natin si Attorney Jess, she wants to become a COMELEC commissioner. ano ba yun? At paano ba yun, Attorney Jess? How can that happen, or how can you jump into that? Ganon. Before, kasi I was close to being one. Ako lang yung sabing close. But it was given to a fellow person with disability. Napunta siya kay Grace Padasa. So this time, there will be, I think, 3 vacancies, and if God wills it, I think I could have, I am one of them, pwedeng possible to become one. But it's all in God's hands. I just pray about it, and hopefully, if He wills it, it will happen. Sana po, so no? So cool. Yeah, so cool. Sana, para magkaroon naman tayo talaga ng voice din sa COMELEC, kasi kailangan natin ng accessible and fair elections where persons with disabilities can fully and meaningfully participate. Ayan. Yes, hopefully. Next, opo. Sana talaga. We'll also pray for that to happen.
Ayan. So, next question. Isa siyang health guru in the making. So, on the way. And siya din yung in charge or parang overall in charge sa laboratory information management system nila. Alam ko, chief finance officer ito nung company na yun eh. Ayan. Oh. So, sino siya? Okay. Well, since na pwede natin ma-eliminate si Attorney Jess, well, siguro, kasi kakatapos lang niya. So, I'll go with Rhea because you said information system. So, baka may relate. So, what's your two cents? Rents, Master, rents. Siguro I'll go with Pao. Oh, si Pao. Yeah. Health guru. Oh, no? Health guru. Mahilig sa mental health advocacy. Yeah. Aha. Kaso may system. But anyway. Oo nga eh. Kaso may system. Kaya that's making me say Rhea. Tsaka yung quote ni Rhea kanina was, diba, just dive in or something like that. It sounds very adventurous. I'm thinking, maybe there's something there about like taking care of yourself so you can take on adventures. Oo nga naman. Pwede rin. Renz, what do you think? Huwag mong sasabihin si Lester yan. With, ano lang din, with Rhea. Rhea, okay. Junior in information system, so software engineer, so medyo align siya dun sa question. Mm-hmm. So, yun lang naman. Pero pwede rin ako. Ikaw na naman. No, this time I'll go with Rhea. Ayan. Alam mo, parang kang si Pinocchio. Ayaw ka ng paniwalaan ni Elijah. Ayaw na maniwala sa'yo. Anyway, reveal. It's Rhea. Rhea, hello. Si Rhea yan. Hello ulit. Health guru in the making. Tapos, ikaw yung tama CFO ka, di ba? Chief Finance Officer. Oh. Parang CEO na rin yun. Or same level as CEO. Okay, can you tell us about the business that you co-own, which is the Live Well Laboratory? What's that? Diagnostic Center? Yeah, Live Well Medical and Diagnostic Center. Ayan. Magsisimula kasi yun sa health journey ko. So, tatatry kong i-share ito ng mabilis. Yes, mabilis. Actually, kanina, nung nabanggit ni Miss Elijah na yung ako yung kidney recipient, medyo natawa ako kasi couple of years back, mga 2016-2017, nag-fail na rin yung kidney ko. I have lupus, by the way. So, andun na rin ako sa pathway na yon. So, may problem yung kidney ko. But by God's loving grace, nahanap ko yung path ng functional medicine. And dahil doon, na-save yung kidneys ko. So, ngayon, perfectly working na ulit ang kidneys ko. Kaya yun yung reason kung bakit ako napunta sa path ng health and wellness. So ngayon, yung functional medicine doctor na tumulong sa akin, na lupus survivor din siya, nagkataon na magkababayan pala kami. So we're both from Nueva Vizcaya. So naging super close friends kami. At yun, nung nagkaroon ng pandemic, parehas kaming umuwi dito sa province. And since parehas naming na-experience yung hirap eh, na yung meron kang autoimmune, tapos dun sa lugar mo, wala kang, hindi available yung mga tests na kailangan mo. Tapos syempre, lalo ngayon, pandemic, ang hirap lumuwas para lang magpa-test. So, pinalag naman ako na dahil sa pag-boom din ng accessibility work ko, nakapag-ipon ako ng enough para maiambag ko naman para ma-put up tong secondary laboratory na to. So, ayun. Kakasimula lang namin nung April. So, very proud naman akong sabihin na ngayon, yung mga tests na hindi available dati dito sa probinsya namin is na nakikater na namin siya dito. So, natutulungan namin yung mga katulad namin na merong mga sakit. At lalo-lalo na yung mga elderly, at lalo na ngayon, ang hirap magpa-laboratory. So, nagpo-provide kami ng home service, mga ganyan.
And dun sa IT side, yun naman, dun naman pumasok yung expertise ko. So, hindi ako yung nag-develop ng buong system, pero ako yung nag-lead ng team. Ako yung nag-source ng mga developers na kasama kong mag-build ng, yun, yung LIS namin. So, yeah. Can you briefly tell us, Rhea, yung sa LIS, no, yung system ninyo? Ano siya, Elijah? Unfortunately, hindi siya locally made system. It's from India, right? From India, yeah. And Elijah would be delighted to know na when Rhea approached their company, binigay kagad sa iyo yung accessibility manager. Accessibility something, no? Para, yung nakakaintindi ng accessibility. Kasi nung nag-reach out ako, syempre naman, nag-try muna ako dito sa Philippines sa mga colleagues. Insistent ako na please yung interface sana, lalo na sa management side. Kasi gusto ko rin nakikita ko yung nangyayari sa negosyo namin. So, importante sa akin yung accessibility ng interface. So, walang makapag-commit sa akin ng gano'n dito sa Philippines. Tapos, ewan po, siguro divine intervention, na-meet namin ng isang company from India. So, in-explain ko yung situation ko. Actually, hindi pa nga super in-depth Basta sabi ko, I'm blind, I'm using an assistive technology, and I need an interface wherein I can access it perfectly using my tool. Parang gano'n lang. Ah, okay. So, we have a person here who knows how to use JAWS. Sabi niya. So, yun na yung account manager na i-assign namin sa inyo. So, yan. The rest is history. So, nakakatuwa lang. Kasi, yan. Sobrang hindi ko yun in-expect. So, ang bait lang din ni Lord. Na talagang parang in-align niya lahat. Yeah. So, that's ano talaga. Thank you, Rhea, for sharing. Yun talaga, Elijah, yung importance ng accessible digital products. Mm-hmm. Especially ngayong pandemic, lahat tayo digital, lahat, diba? Online, virtual. So, talagang you get the freedom that you need and the independence that you need kapag accessible talaga siya. Mm-hmm. Tsaka sana ganun kadali in all situations, no? Na you just say it and they understand how important it is. Yes. Dito kasi may struggle pa yung pag-explain namin, Elijah, na parang even screen readers or voice over technology, hindi nila pa alam yun. Na parang, ano yun? So, explain mo pa. Hahaba na haba. Explain. Yeah. Diba? Yeah, that's why I think it's so important now we talk about diversity and inclusion. Tapos bring it to everyone. Kasi usually, diba? Hindi din naman natin mapafault yung mga tao na usually when you say diversity and inclusion, iniisip lang nila ay para yan sa kung may disability ka or para yan kung ano ka, LGBTQIA community, ganon. But the thing is, we all have like diverse thoughts and preferences and styles. So dapat pag naintindihan natin na, oh ako rin, kailangan kong makasali sa isang environment where I belong, where people will help me and give me a place where I can thrive. So feeling ko pag dapat makita pa natin lahat na apply sa ating lahat yung ganitong topics. Yeah. Oo. True. And I think, in defense din naman sa mga developers natin dito sa Philippines, especially ngayon na parang feeling ko naman, it's not intentional. Talagang kulang sa awareness. It's not as if parang, oh, I'm gonna make this product para hindi sila magamit ng mga blind. Hindi naman. Hindi ganon. Yeah. It's never intentional. Pero siguro, doon papasok yung kailangan nilang maintindihan, yung need kung bakit kailangan nilang maging inclusive. Yes. Yeah. Good thing you clarified. Hindi naman natin sinasabi na intention nila yun. But I guess there's a lot of work to be done in making them aware of it or educating them about accessibility. Mm-hmm. Kasi minsan, alam mo ba, it's so funny, Elijah, ang concept kadalasan ng accessibility dito sa Pilipinas at sa mga nakausap ko lang ha, ang concept nila ng accessibility, pag kinlik nila yung website tapos nag-load, accessible na daw yun. Kasi nga naman, accessibility. Nga naman, kasi access. They can access. So, yun yung masasabi ko sa experience ko at sa mga nakausap ko. So,
I guess we need to further explain kung ano yung accessibility na yon, na meron din palang accessibility sa ICT or sa technology, hindi lang pala sa building, na pag may ramp ka, yun lang accessibility. Mm-hmm. So kahit pala sa world of technology, dapat meron, diba? Para yung diversity and inclusion mo dun, pasok pa din. Oo, tsaka it's useful for everyone, diba? Like, let's say, for example, closed captioning. Yes. Kumare, for me, minsan pagkakailangan tahimik, so, diba, I can't play a video, edi okay yung may closed captioning. So, it's things like that na we don't notice that we also benefit from all of these accessible features that people add to their products. Exactly. So, we'll have a, don't worry, meron tayong episode coming up about universal design. Ano ba yung universal design na yan? At bakit nakikinabang or napapakinabangan siya ng karamihan kahit walang disability? So, we'll talk more on universal design in another episode of our HR series, definitely. And, okay, thank you, Rhea. Let's go to the next one. We're down to two questions na lang. Alright. So, the first of the two questions, ito. Sino kaya sa kanila yung dog lover? Talagang sobrang love niya yung mga dogs. Fur, it's a fur parent. May fur baby yan. Tapos, hindi siya tuminto sa pagiging fur parent. Fur parent na dog breeder pa. Tapos, hindi lang dog breeder. Adik mangolekta ng shoes. Ooh, I think that's me. No. I know, pero are you also a fur parent? I have my baby brother who's a dog. He's the baby of our family. Cute. Yeah, but okay. Who sino kaya siya? Dog lover, fur parent, dog and leader, loves shoes. Collecting shoes. Okay. Sige, you know what? I'll go with Pau, just because her picture right now is like a pretty little pink dress, and I think that goes well with a lot of different kinds of shoes. Yeah, so I'll go with Pau. Kasi mahilig magbihis yan si Pau, fashionista yan. Pero si Pau nga ba ang tanong? Renz, Lester, ang ating mga friends. Feeling ko rin si Pau, oo. Si Pau. Agree ako lang kay Miss Elijah, kay Pau. Diba? Parang yung picture ni Pau gives of that vibe. May giveaway pala. Yung picture ni Pau. Ano? Feeling ko, ano, ako. Hindi, joke lang. Kaya naman. Laging ikaw. Hindi, baka si Miss Jessica, hindi naman porket may orsta or naka-wheelchair, di ba, bawal na mag-shoes. Mali mo, is fashion lang din or is collecting shoes lang din. Oo nga. So, di ba, parang gusto niya lang, meron nun, madami nun, pero di natin alam kung siya nga talaga. And then, when it comes sa dog breeding naman, so, pwede rin, makakapag-alaga ka naman ng dogs kahit may your orsto. And she's a lawyer. Yung ibang lawyer, meron talaga mga Doberman, Rottweiler, parang mga ganun. So, I don't know lang din. Pero, yun lang. Okay. So, parang hirap, no? Ang hirap talaga kasi ako lang may alam. Yes. Okay. So, siguro, Pau? Okay, let's ask Pau. Hi, Pau. Are you the one or not? No. I'm sorry. Okay, sige. Sige, reveal. Okay, Miss Jess. Reveal. Barney Jess, are you the one? No. Bawal. No pet sa unit namin. Oh. Ayun lang pala. Bawal kasi sa kanilang unit. Pero siguro, kung pwede, baka meron din siya. So, Rhea. Rhea, pwede ka ba dyan? No, din. Si Renz nga? It's Renz. Ayan, Renz. Can you tell us something about you being a fur daddy and a breeder and your Jordan shoes? Yeah. Yeah, and I really loved wearing shoes kasi before I got blind, I was playing basketball. So, yan. Medyo madaming liga. And then doon ako nag-start mahilig bumili ng shoes. So, every game, gusto ko iba shoes ko. Yung mga ganong scenario. And then, yun.
So, nung natapos naman na yun, parang hindi siya na-stop. Parang nandun pa rin or hindi kahit din ako nagbo-basketball. Because, yeah, to give you ano lang, quick background ko lang, I'm 6-footer. 6-footer kasi ako. So, lumalaro ako ng mga iba't ibang liga, interbarangay, yan. And then, sometimes mga commercial kapag may mga ganong laban. And, yun, minsan yun na lang din yung inano ng parents ko sa akin before. Kapag nag-champion kayo, I'll give you shoes, ganun. Yung may mga ganong reward. And then, doon naman sa pagbibreed ng dogs, nagsimula siya nung na-blind naman ako. So, parang siya yung naging dream dog ko. It's American Bully. Oh, that's yan. Cute. So, and then, nag-start na ako, nag-breed na ako. Yan. Actually, ito siya. Yung baby. Oh, what's the name of your dog? Sayuri. Sayuri. Oh. Japanese boy. Okay. And ano siya, yeah, 1 month old. Ah, 1 month pa lang, kakapanganak. So small. Aww, cute. Siya yung breeding ko ngayon. American Bully. So, marerehome na ba yan? Hindi pa. Pinag-isipan ko, parang ayoko siyang ibenta. I will kasi keep her. Aww. And apart from Sayuri, meron ka ng 2 American Bullies, di ba? May dalawa ka ng malaki. May dalawa na akong adult. So, yun. Medyo nagoyo ko si Miss Elijah that time. Oo nga, yeah. Oh, ayan. Siya yung, fur daddy na mahilig mag-collecta ng shoes. And shoe collector. Yes. Yeah. Diba? So, this is a clear explanation na a person with disability, ano din naman, ordinary din naman yung buhay namin. Mm-hmm. Nothing really special. Na we also love dogs and shoes and yung mga gusto niyo din, gusto din naman namin, di ba? Obvious ba? Si Renz pa nga. Dogs, shoes, di ba? So, yeah, good point, no, Chrissy? Because I think, so, especially in diversity and inclusion, we always, people would say, like, what if, kuwari, if I have a coworker who has a disability, how do we relate with them? How do we talk to them? Pero di ba parang, tao rin naman sila, may hobbies din sila. You can bond about your sports or your pets or things like that. So, good reminder siya na at the end of the day, ano rin, colleague mo lang din yan. Ganun lang din kayo mag-uusap. Oo, wala naman yan pinakaiba when the LGBT community tells us na, alam mo, wala rin naman kaming pinakaiba sa inyo na kayo, you want to have your own children, sila ganun din. Might be from a different way nga lang sa kanila, pero, you know, they want to become parents also, like us. So, pagdating sa mga dogs, ganyan, shoes, I guess, wala naman talagang pinagkaiba yung person with disability. No? So, at least alam natin, meron din pang dog breeder na cannot see, pero nagagawa niya. So, siguro we just do things differently. And it's a reminder na para-paras lang talaga tayong tao. Period. Okay, next. Thank you, Renz. Next, addict sa work and sa travel. Mahilig mag-travel, tas addict sa work. Okay. Kaso work, lahat ng mga workaholic. Oh, and lahat sila parang intense yung jobs nila. Okay, let me go back to the very first quote that they gave. I'll go again with Rhea because just dive in sounds like adventurous and maybe that means traveling plays into that. Lester, okay, Lester? Hit me. Who is it? Baka si Renz ulit. De, joke lang. Si Renz naman. Go on, si Renz. De, I'll go for Miss Rhea. Rhea din. Pwede, no? Yeah. Okay. Final answer, Chrissy. Final answer. Pow. Pow. Lahat naman yan. Workaholic yung mga yan. Pero based on research, si Pow yung may declaration talaga na adik-adik sa work. Adik-adik. Saka, yan, loves to travel din. Saka ako din, I do. Pero
hindi naman ako guest, so. Pow, 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 yes. Hi again. So, yep, adik ako sa work, sobra. Parang, during the first part of my diagnosis, my therapist really want for me to have an outlet. Pero hindi nag-work sa akin ang reading books, art, di talaga ako marunong mag-art. So, doon ako nag-incline sa studies at work. Kaya din siguro ako nag-take ng masters kasi nag-enjoy ako sa masters. I don't know why. Kasi weird siya kasi sa ibang mga taong kakilala ko nag-take ng masters, ano, nahihirapan talaga sila. So ako, ano, I enjoy. Para akong grade 1 na nag-aaral. So I love studying, I love working. Pero I don't want na mag-overwork ako. That's why nag-go ako sa travel, but nag-develop lang yung love ko for travel like months before pandemic. The first time I went na nag-travel ako is sa Hong Kong. So first time kong mag-plane, first time ko sa ibang bansa, and medyo ano yon, nagpa-panic ako during that time kasi walang orientation on how to board the plane. Ano ba yung sunod-sunod na step? Siguro yon. Doon ko na rin na-realize na yung isang accommodation for a person with psychosocial disability is a really good orientation of a place. Even ordering for restaurant, hinihirap na hirap ako. Ano talaga, nagsistagger ako, nag-freeze ako kung paano mag-order sa restaurant. Kaya gusto ko yung may menu sila na pipili lang ako, ito yung gusto ko. Kaya pag nagta-travel ako, hirap ako mag-order sa restaurant. Gusto ko nandyan lang yung menu. Hirap ko siyang basahin, hindi dahil hindi ko siya mabasa. Hirap akong magsalita sa ibang tao. So, yun siya. So, pero right now, yung napag-travel lang ko ngayong pandemic ay more of gala sa Cavite, yung malalapit ng Batangas, and Instagram worthy na ano na places. Ayun. IG generation si Pao. Pero, yeah. Kasi traveling helps. Ako din naman, I love to travel. And I would share to my audience din yung mga travels ko in the past. Siguro on a different episode. Ikukwento ko sa inyo kung paano ko naiwan ng plane. Tapos yung isa ko naman, paano naiwan yung bagahe ko. So, nakaparating na ako sa conference. Wala akong damit. So, I guess more on that. Yung mga ganong adventures ko sa ibang episode. Pero yeah, ako, I believe na sa mga mahilig mag-travel, ang common na naririnig ko, Elijah, is it's some sort of a therapy. Tanggal ng stress. Siguro yeah. Kasi pag, you know, when you're working 7 days a week, kasi meron na akong alam na 7 days a week na magtrabaho eh. Wala nang day off. Especially ngayon, na there's a blurry line between personal time and work time, 'di ba? Ngayong pandemic. 'Yun. So, I guess maganda na sometimes we give some time to stop working, have a day off, 'di ba? Mental health din 'yan. So, add lang din. I just want to share because usually no, yung sa, lalo na sa disability, ang lagi nilang iniisip na may personal assistant are those who are visually impaired. But right now, actually, I don't have the courage to travel alone. So, kailangan may kasama ko to help me sort out kung paano yung simple talagang pag-order. Kung paano mag-order, kung paano i-navigate yung place. Kasi, hirap ako. Yung even sa beach, yung mga play, yung mga, activities nila, kailangan may kasama ko. O, anong gagawin ko dito? Paano ko hahawak sa ganito? So, yun. Yeah. That's true. Such a good point, no? And I think what I like about travel, so, balik natin dun sa what Pao made. It puts you in a different environment that you're not used to. So, parang, kunwari, if hindi mo maintindihan yung sinasabi ng mga tao because it's a different language, I think that's one of the most tangible ways that you can experience being different. Parang empathy building din siya eh. So, pag na-experience mo na iba ka dun sa mga tao sa paligid mo, mas ma-apply mo siguro siya na sa other categories of diversity, di ba? Like, now you can maybe have more empathy towards someone with
with a different gender than yours or a different set of abilities than yours. Yeah, nice point about travel that Pao brought up. Yes, mag-volunteer ako, Pao. I can be your travel buddy. Ako naman. Yay! Yan. Ako si Gala kasi. So, ayun. Saka talagang siguro given my situation then that I can't see. So when I travel, especially sa abroad, talagang daldal. Tanong, endless questions. Paano punta sa ganyan? Ganun. Saka maganda ngayon eh. We're very lucky to have apps, no? Yung mga translation apps, yan. Sobrang helpful niyan. So, Lester, Renz, agree ba kayo? Agree din ako. Makikisama rin ako sa travel ni Miss Pao. After pandemic. Oo nga. So, ayan. So, actually, isang question na lang. Then, sige. Ang question natin, last question. Sino sa kanila ang may recently published book? Sige, I'll go with Attorney Jess. Okay. Kasi parang ano, pwedeng ganun yung where she is now, especially in the government, diba? Parang interesting yan, ilagay sa book. Okay. Lester, Renz, do you have any parang clue or... Ako rin, or... I agree. Kasi diba nabanggit kanina na former broadcaster siya, so about sa mga rights ng PWD. So feeling ko... Oo. Nilagay niyo sa book. Renz, ikaw ba yon? Kasi ikaw don't judge the book by its cover. Oo nga naman. Baka ikaw na naman. Wala naman sinabi, di ba, kung anong book. Mamaya comics yun or ano. Yeah, very true. Lang naman. Very generic. So, pero pwede rin si Miss Rhea, since sa accessibility, baka meron siya dun na mga... Yeah. Nakalagay kung paano ba dapat yung coding for this part of system or program, kung paano mas ma-develop yung website para maging accessible for blind, not only for blind, for deaf as well, or with hearing impairment. So, I'm not sure, pero pwede rin si Ms. Rhea. Okay. Mm-hmm. So, reveal time. Ang sagot ay si Rhea. Oh, si tama si Renz. Yeah. Uy, tumama si Renz. Rhea, briefly, what's this book all about? It's an inspirational book. So, ang title niya ay Gaining Vision Upon Losing My Sight. So, nabibili na ba siya? It's in Amazon. And sa akin, sa mga, ayun pala, sorry, si Renz at ikaw lang pala makaka-relate to. Nasa bookshare din siya. And yeah, meron din ako mga hard copies. So, basically, yung book na yun is shinare ko, hindi lang yung, well, of course, yung personal experiences ko, pero trinay ko yung best ko doon na ipakita or magpakita ng ibang perspective or i-portray in a different light yung mga persons who are blind, like us, like me. Na trinay ko na hopefully sa book na yun medyo mas ma-break yung stereotype sa mga blind people na katulad ko. Ayun. So, available Amazon, di ba? Ano ulit yung title para maalala ng audience natin? Gaining Vision Upon Losing My Sight. Ayun. Ganda, no? Yung irony of things. So, go get your copies at Amazon. Amazon, no? O yun. Sa Amazon daw. Actually, crazy dito sa group natin ngayon since nag-enjoy ako sa conversation natin. Kung gusto nyo lang naman, I can share yung e-book ng lahat. Thank gift ko din for everybody. Thank you. Ay, ingit yung audience. Sorry, hindi nyo makukuha sa screen nyo. Sisend ko sa'yo mamaya, Chrissy. Sige, sisend ko yan sa kanila. Thank you so, yung pa-surprise ni Rhea. Ayan. Thank you so much. And again, thank you so much the guests natin for today. And I hope yung audience natin, we're able to learn na
wala naman talagang problema being a person with disability. Yun lang naman yung gusto naming i-point out. Yes, we may need some form of support, pero meron kaming level of independence. Hindi lang yun nakikita because of yung mga perceptions na maaring hindi tamang perceptions about us. And yes, if your question is, can we work in a mainstream environment, in a mainstream job? Oo naman, as shown by our guests today. Ako din, no? Siguro, this may not be the episode for you to learn more about me. Pero ako din, I have been working in a mainstream environment for a long time. I've been working for HR. I've been an HR practitioner for 17 years now. And yeah, marami akong kawork na walang disability. And we're working in harmony kasi talagang sobrang hindi naman issue yung disability when you talk about employment. May mga bagay lang siguro that we need to adjust, meron lang some sort of support na kailangan in place, etc. So, before we close, maybe hear some words from Miss Jessica. Any parting words po to our subscribers and audience? Yes, oo. Bali, I already started kanina yung aking homily nung sinabi ko na if you really want something, don't find excuse from your disability. Kung gusto mo talaga siya, wag ka magturo na kasi nahirapan ako magbasa or nahirapan akong pumunta sa school or wala kaming internet dahil nahirapan ako na magbukas siya, yung kamay ko, ano na, yung mga ganyan. So, if you really like something or really wanted something na talaga from your heart, kakayanin. If talagang you just put, you know, your trust in him, natutulungan ka niya to reach your goals. Yes. So, yun lang. Kung ano man yung wish mo or gusto mong makamit, napaka-Tagalog. Just go for it. Don't be afraid na hindi mo siya matatapos because ikaw lang yung magsasabi sa'yo, sa sarili mo na hindi mo kaya. Ikaw lang yon. True. Our greatest competitor talaga is ourselves. Eh, no? Sarili talaga natin, hindi ibang tao. Obvious ba? Hindi ko na i-explain, no? Naalam niyo man na ninyo yung kwento ni Attorney Jess kanina. So, grabe. Sobrang amazing. And every Saturday, meron silang FB Live, Usapang May Cake. Nasa description box natin yung mga links ng mga channels nila. Thank you, Attorney Jessica. Pao, any words for our subscribers and people watching right now? And channel to promote. Wala pa ko channel. Anyway, but what I always say with my talks about mental health, it's very important to be kind, not only to others, but to yourself also. So, let's all be kind, let's respect one another, let's respect everybody's view, and from there, we can build an inclusive community for all. Ayun. Thank you, Pao. Rhea? Yeah, and channel, yep. Also or page. Yes, of course. Going back to what I said kanina, yung sabi ko nga, just dive in. So, yun lang. Don't be scared to try new experiences and yun, let life surprise you kasi ang daming pwedeng magandang mangyari if you open yourself to the possibilities of life. And ipapromote ko lang, yung website ko pala, mag-a-up na siya in a couple of weeks. So, ni-revamp ko siya. So, it's reaguntalilive.com. So, lahat ng mga happenings ko sa buhay ko nandun. And siguro, ipa-plug pa lang ng konti, Felicia, kasi baka makatulong to kapag may mga nakikinig. Since I'm in, medyo nasa medical field na din ako kunyari. So, in clinic namin, we are offering online consultations sa mga people na merong pasimulang COVID or yung mga gusto ng mga tips kung paano ma-prevent, paano ma-boost ang immune systems. And yun, by God's grace, ang dami na rin naman namin natutulungan all over the country. So, pinapromote ko lang. Live Well Medical and Diagnostic Center. So, ayan, thank you, Rhea. Yung Live Well Diagnostic Medical Center,
Nasa description box ko din yan. So, makikita, masusundan nyo yung Facebook page nila dyan and kayo na lang makipag-usap kina Rhea. And sana, no, nung nagka-COVID ako, alam ko na yan. Oh, or my. Meron na yan. So, anyway, okay lang. What's important is I survived it. Wala na siya. It's gone. Mm-hmm. So, thank God. And, makakalimutan ba natin, Elijah, yung helplines mo kanina? Renz and Lester? Words of wisdom. Wow. And promotions. Na rin ang channels nyo. Renz or Lester? Ayan, siguro ako muna kasi internet ko medyo nagkakaano na problem. Ayan, so... Hello? Ayan, naririnig ba ako? Yes. Loud and clear. Yeah. Ayan, una sa lahat, Miss Chrissy, maraming salamat for inviting me dito sa episode mo na HR series. Ayan, maraming salamat. Kahit panggulo lang, ayan. Pero interesting naman kasi napaka-informative ng mga pinag-usapan natin kanina. Ayan. So, ang parang pinakang takeaways ko siguro is medyo gasgas siya pero totoo siya na kapag gusto mo talaga, maraming paraan. Diba? Kailangan mo lang tumingin sa haligid mo para masolusyonan yung problem na yon. So, ayun lang naman. And gusto ko i-promote yung kasi I'm working with an organization for the blind. So, isa akong trainer doon, moderator. And then, ngayon kakasimula lang namin mag-podcast. So, if you're interested sa aming mga trainings and services na ino-offer, so, puntahan nyo lang po yung aming official website na www.atrive.org or pwede nyo rin kami i-message sa aming official Facebook page. So, facebook.com/atriveofficial. So, dyan nyo rin po mapapanood yung mga video podcast na ginagawa namin and then yung mga live presentation ng aming mga trainees, yung mga natutunan nila sa mga aming mga trainings. Ayan. So, kanina diba napag-usapan din yung yes. Accessibility. Ayan. So, nag-o-offer kami ng inclusive, IDT or inclusive design training. Yeah, oo. Yun. Para or kung paano ba gumawa ng isang accessible document. So, di ba, napaka-relevant yan today. So, yeah. Ayun. And ano pa ba? So, and then YouTube channel ng Atrib, yung mga awareness na ginagawa ng Atrib. Ayan. So, youtube.com/Atrib. So, it's A-T-R-I-E-V. And then, di ba, ang dami. So, sige, take it away. Sige, go. Sige lang. Tsaka yung V-file din pala ng V-file or Visually Impaired Fashion and Lifestyle. So, ayan. Check nyo rin yung YouTube channel na yan kasi very informative din siya about visually impaired. So, ayun lang naman. Thank you. Friend, ano yan? YouTube friend natin si V-file. Ayun. So, yun. Nasa description box din yung mga channels nila. Renz? Anything? Words of wisdom from Renz. Ayun, hello. So, sobrang dami ko natang exposure dito. Guess na ano pa. Pero, yun nga. So, balik siguro ako dun sa saying ko kanina na don't judge the book by its cover. Kasi, look at us na mga person with disability. But, yun. Medyo nakakasabay sa mga abled body person. Pero we're not disabled naman. We're different disabled. So, yun lang. And siguro, if you want to change your life, change your mind, failure is part of success. So, yun. Stepping stone yung failure para maabot yung mga gusto mo sa buhay. And, yun. Hope na nag-enjoy kayo sa episode namin and then sa amin lahat. And then, thank you, Chrissy, for having me here. And thank you, Miss Eliza. Thank you. Bye. Yan lang. Syempre naman. Thank you, Renz. And Elijah, thank you so much for being our guest judge today. Yeah, and, I enjoy. Words of wisdom. Wow, from Elijah. Anything that you'd like to say to our subscribers and our audience about ito kasi talaga yung kinigiri natin eh, no? Sa organizational development, yung formation of diversity and inclusion. But how do we really say it or tell it to our audience? Yeah, siguro for me, if you would walk away from this with one thing, think about how we can go from simply tolerating the differences, simply respecting it, to how can we celebrate it. Siguro yung ideal environment ko in the future is one where
kita naman natin na mas rich ang isang workplace kung yung mga pagkakaiba-iba natin, whether that's about disability or gender or whatever, pag nagkakaiba-iba tayo, mas madaming ideas, mas madaming innovation yung magagawa natin. So I hope that in the future, we go from simply saying kailangan yung diversity and inclusion to maybe tayo na yung maghahanap nun and i-welcome natin siya and i-celebrate natin siya. Yung matutuwa pa tayo na iba-iba kami dito. That's really what we need. Yes, yes. Ano pa ba? Wala na yata akong masasabi. Naubos na ni Elijah. But but I'd probably say, siguro talagang masasabi ko, diversity and inclusion is simply respect one another's differences. Mm-hmm. Talagang hindi naman talaga pwedeng identical lahat eh. Yung identical twins nga, may differences pa rin, yeah. Diba? So talagang, we really have to include everyone. Think about everyone. Consider everyone's needs or type of support para maka-thrive sila sa workplace. And yun lang, I guess yun talaga yung pinaka-message ng diversity and inclusion. We really need to respect one another and do not judge by merely looking at their faces, kung pogi ba yan o hindi pogi. Diba? Minsan, ganun eh. Totoo naman yan. Minsan, uunahing interviewin yung mas pogi. O yung mga HR na nanonood sa amin, minsan may ganun ah. Huwag tayo mag-deny. May ganun. Minsan. Kaya nga, mas maganda, wala nang pictures yung mga resume. Para name na lang. Diba? Kung si- para hindi mo uunahin sa pila yung yung mas cute. Ganon. Although, ano naman yan, hindi naman yan nangyayari. And I'm not saying na lahat ng HR ganon. May mga, ano lang, mga few instances lang akong na-witness na ganon. Eh, siguro, siguro, bigay na natin yan sa kanya. Na-cutean lang talaga siya dun sa applicant. But again, ang skills and talents ng tao ay wala sa face. You cannot be judgmental. So, thank you so much, and don't forget to like, subscribe, and share to your friends our episode today. And yon, thank you so much for joining us today. Sana naging enjoyable episode yan sa inyong lahat. And thank you, Elijah. Sobrang thank you for being our guest judge today. Yeah, thank you so much. Oh, your your Facebook page. Oh yeah. So we are on Facebook at Elijah Corpus Consulting. We post a lot of resources. We have free webinars almost every month, and every October we do a conference about diversity and inclusion. It's called Work as One, and all of the sessions are free. We talk about diversity, like disability, then gender, but also things like politics, discussing politics, mental health, age. So things that you normally would not associate with diversity and inclusion, we'll talk about it. Oo, yun pala. Kasama pala siya sa inclusion. No? Hindi lang talaga nila alam na kasama pala yung mga ganong bagay sa inclusion. So, thank you so much for watching. Ciao! Bye! Bye, guys! Bye! Bye! Background shows a small group of people in a theater-like setting watching something, and a block of text in a pink box appears at the lower part, saying, "Thank you for watching." The next sequence shows two sets of hands scribbling on a flat white surface, and a block of text in the middle with the words, "See you on the next Brown Bag session." Don't forget to like, share, and subscribe.
Audio description written and voiced by Ray Regrand.